Ito si Coco Martin, isa sa mga sikat na artista sa buong Pilipinas. Siya lang naman ang bida ng Ang Probinsyano na tumagal ng 7 taon. At ngayon, gumawa na naman siya ng bagong teleserye na tinatawag na Batang Quiapo. Sobrang solid ng palabas na to. Gabi-gabi ko itong sinusubaybayan. At kita naman sa ratings ng teleserye kung gaano ba ito kaganda panoorin. Dahil iniidolo ko si Coco Martin ay napaisip ako. What if pumunta ako ng Quiapo at hanapin ko si Coco Martin at ang mga cast ng Batang Quiapo? Tama! Kaya dali-dali na kaming umalis ng Quezon City papuntang Maynila para hanapin sila Coco Martin. Makalipas ang mahigit isang oras na biyahe ay sa wakas, nakarating na kami sa Quiapo. So ngayon nandito na tayo sa Quiapo. Ayun, Quiapo. Wow! Ang mission natin dito ay hanapin sila Coco Martin at kung saan sila banda nagsushooting dito sa lugar ng Quiapo. Kaya nag-isip ako ng plano. First plan ay magtatanong-tanong kami sa mga tao kung saan banda matatagpuan sila Coco Martin para hindi kami mahirapan maghanap. Nag-ikot-ikot na agad kami sa Quiapo Church para magtanong sa mga tao. Pwede magtanong, boss? Pwede magtanong? Pwede magtanong, kuya? Pwede magtanong, nice? Pwede magtanong, boss? Saan nagsushooting dito yung Batang Quiapo? Alam nyo, saan dito nagsushooting yung Batang Quiapo? Saan nagsushooting dito yung Batang Quiapo? Saan dito nagsushooting yung Batang Quiapo? Lahat ng pinagtulungan namin ay pare-pareho lang ang lugar na sinasabi. Doon po, Hidalgo po. Hidalgo. Dahil nakapagtanong-tanong na tayo sa mga tao sa Quiapo, ay dadako na tayo sa second plan. Ang second plan ay kailangan makita namin ang lugar kung saan nagsushooting ang Batang Quiapo. Ang dami na sa amin tinurong lugar, ano, sa ano daw, Hidalgo, tapos Quinta Market. Yung Quinta Market na daanan na namin, napuntahan na namin. Dahil karamihan sa mga tao na tinanong namin ay sinasagot ang lugar na Hidalgo, ayun na ang lugar na hahanapin namin. Makalipas ang ilang minuto ay nahanap na namin ang lugar na Hidalgo. So nandito na kami sa labas ng Hidalgo. Bali, papasukin na namin siya ngayon. Hindi namin alam kung makakalabas si Bakawino dito ng buhay eh. Pumasok na kami sa loob ng Hidalgo. Dito na kami ngayon sa Hidalgo. Hinahanap na namin si Tanggol. Ano kaya banda yung dito? Baka mamaya paglabas na natin dito may gripo na yung chan natin ah. Habang naglalakad kami ay may nagsabi sa amin na may shooting daw mamaya ang Batang Quiapo. Shooting mamaya rin sa court eh. Sa court? Sabi sa amin ni Kuya, meron daw shooting mamaya sa court. Kaya nagtanong ulit kami sa ibang tao kung totoo nga bang merong shooting mamaya. Sir, pwede po magtanong? May shooting ba ngayon yung Batang Quiapo? Anong oras po yung shooting? Hindi lang namin alam kung anong oras. Pero kumakain sila eh. Nakatapos kumain nun. Andoon yung mga ano? Saan sila yung sa barangay? Sa barangay hall. Saan yung barangay hall dito? Sa basketball court. Ngayon maraming sa hall. Okay po, thank you sir, thank you po. Narinig nyo ba yun? Totoo ngang may shooting mamaya ang Batang Quiapo. Kaya nagantay kami sa labas ng barangay hall na magsilabasa ng mga artista. Nandito kami ngayon sa labas ng barangay. Sabi sa amin ng mga tao dito, makain daw yung mga ibang artista dyan sa may loob ng barangay. Ayun na dyan. Hintayin namin lumabas. Bahala dyan si Tanggol. Alay mo, ayain kami. Tara, sali ka. Bigyan ka namin 1,000. Lakad ka lang sa gilid. Ilang minuto na kami nag-aantay sa labas ng barangay hall. Ngunit hindi pa lumalabas ang mga artista. Kaya naisipan na muna namin kumain sa karinderya kasi nakaramdam na kami ng gutom eh. Pagkatapos namin kumain ay nagtambay na muna kami sa 7-Eleven kasi hindi pa nagsisimula yung shooting eh. Makalipas ang 5 minuto ay lumabas na kami ng 7-Eleven para tingnan kung nagsimula na ba ang shooting ng Batang Quiapo. Paglabas namin ay meron na kaming nakitang ibang artista. Nagantay pa kami ng ilang minuto at maya-maya lang ay nagsilabasan ng mga artista. Pinalis kami sa pwesto namin kasi daw mag-i-start na yung set kaya naganap kami ng ibang mapipwestuhan. Sakto nakahanap kami ng magandang pwesto kung saan makikita namin ng maayos yung mga artista. Maya-maya ay nagsilabasan na ang mga barkada ni Coco Martin sa Batang Quiapo. Kaya inisip namin baka nandito din si Coco Martin. Habang tinitingnan namin si RK Bagatsing ay bigla naming nakita si Coco Martin. Akala namin si Coco Martin na. Pero pagtingin namin sa mukha, kadobol lang pala niya iyon sa Batang Quiapo. Nasa kabilang set daw si Coco Martin, kaya ang kadobol niya ang nandito. Hindi na namin na-videoan ang pagnood namin sa shooting kasi bawal daw mag-video sabi ng mga marshal.
Makalipas ang 20 minutes ay umalis na din kami. Hindi man namin nakita si Coco Martin, pero at least hindi na sayang yung pagpunta namin dito sa Quiapo, kasi nakita namin yung mga pinagsusutingan nila and syempre nakita natin yung mga cast ng Batang Quiapo. Kaya ayun, uuwi na kami. Sana mapanood mo to, Idol Coco Martin. Sana ipasok mo kami sa Batang Quiapo. Yeah! Kahit extra lang! Kahit extra lang! Kahit naglalakad na sa gilid. Yeah! Batang Quiapo ang ng mga palaban. Matira matibay, matira matibay, matira matibay, mama, matira matibay.